Ang araw na to ay nagsisilbing katapusan ng isa at panimula ng panibagong kabanata sa ating mga buhay. Sa wakas, nandito na tayo. Ang dami kong gustong pasalamatan para sa karangalang ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na kung hindi dahil sa Kanya, lahat ng biyayang meron ako ngayon ay hanggang pangarap na lamang. Sa aking mga guro, napatuloy akong ginabayan sa aking pag-aaral. At syempre, sa aking ama. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ilang beses ko kailangang sabihin ang salitang maraming salamat para maramdaman mo ang bigat ng nais kong ipadama. Sabay nating binuo ang pangarap na to. At sa bawat hakbang na papunta sa pangarap na yon, ay patuloy mo kong tinutulungan at ginagabayan. Alam ko hindi naging madali para sa ating dalawa. Ngunit patuloy nating hinarap ang lahat ng magkasama. Alam kong madami tayong problema, pero sa bawat pagsubok, hindi mo sa akin ipinaramdam na may kailangan akong gawin. Dahil alam kong ganun mo ako kamahal. At this rate, kailangan mo na talaga itigil ang issue mo. Kasi hindi ka naman puti. Kinarga mo lahat ng problema para sa ating dalawa, kahit gaano man ito kabigat. Pasensya na din pa, alam ko hindi tayo magkasundo minsan, kaya nga siguro hindi ko napansin ang paghihirap mo sa problema natin. Ang galing mo rin kasing itago eh, hindi ko man lang naramdaman na hindi mo na pala kaya. Pero pa, heto no, hawak ko na yung pangarap natin. Tulong ko sa inyo? Medyo matagal lang po kasi akong may hypertension po. Gusto ko lang po sana pa-check. Madalas na rin po itong sumasakit yung ni Papa. Malibhasa kasi yan si Papa. Hindi iniinom yung gamot niya. Ito naman. Anak niyo po? Opo. Okay. Tay, makinig kayo sa anak niyo. Tama naman po yung sinasabi niya. So, ilan taon na po ba kayo may hypertension? Mga 8 taon na po. Naniligan niyo po ba kayo o umiinom? Umiinom po ako gabi-gabi po, mga 5 bote. Ano ba mong madalas niyong kainin? Nag-exercise po ba kayo? Ay naku, Dok. Yan si Papa ang hiligan sa maaral. Tapos, Dok, ang hilig pa manigarit yun. Tay, matagal na kayo may hypertension. Kailangan niyo nang itigil ang paninigarilyo at pag-iinom mo. Kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Bawas-bawasan mo na yung pagkain. Alat, at dalas-dalasan mo ang pagkain ng kulay at butas. Exercise ka din, katulad ng paglalakad, mga 30 minutes sa isang araw. At huwag mo rin kalimutan yung paghihimo ng gamot sa tamang oras. Opo, Dok. Alam niyo po, naalala ko sa inyo yung papa ko. Paniwalaan niyo po ako na mas masaya na maabutan niyo yung milestones ng anak ko.